sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Oh, ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Tio Manoy balitang isang magandang balita. Batas na sinimula ng kanilang ama na ipinagpatuloy ni Senator Aimee Marcos at ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, sinakatuparan na. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na bubura sa utang ng libo-libong magsasaka. Mga anti-Marcos, siguradong iiyak na naman. Pero bago ang lahat, kung bago... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapalaya sa mga magsasaka sa kanilang pagkakautang. Ang batas na ito ay ang New Agrarian Emancipation Act. Ito ay kumukonsente sa lahat ng hindi nabayarang amortization ng mga magsasaka mula sa lupang natanggap nila mula sa gobyerno. At sa ilalim ng bagong batas na ito, aabot sa kabuang 57.56 billion ang hindi pa nababayarang amortization na aakuin ng gobyerno. At makikinabang dito ang 619,054,000 agrarian reforms beneficiaries. Ayon pa kay Pangulong Bongbong Marcos, aakuin din ng gobyerno ang obligasyon ng mga ARB para sa pagbabayad ng kompensasyon sa mga may-ari ng lupa sa ilalim ng voluntary land transfer o direct payment scheme. Binanggit din ang punong ehekutibo na panahon na para bigyang prioridad ng gobyerno ang mga pangangailangan ng lahat ng mga Pilipinong magsasaka. Kung isaalang-alang ang kanilang malalaking kontribusyon sa sektor ng agrikultura sa bansa tungo sa mas matatag na ekonomiya, nabigay rin ang Pangulong Bongbong Marcos ng mga titulo ng lupa sa ilang mga benepisyaryo na kumakatawan sa humigit kumulang 31,000 na titulo ng lupa sa tinatayang 23,000 ARB o ang Agrarian Reform Beneficiaries. Isang ang napakagandang mensahe ang sinabi ng Pangulo na sariling lupa at pagpapawalang visa sa pagkakautang ng ating magsasaka ang kanyang sukli sa kanilang kontribusyon sa bansa. Dahil alam ng Pangulo na ang haligi ng bansa ay ang ating agrikultura. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, iba talaga ang Marcos. Sila lang ang nakakagawa nito. Paano na lang kung iba ang naging Pangulo? Kaya hindi tayo nagkamali sa boto kay PBBM. Mabuhay ang Pilipinas! Marcos ang tunay na may pagmamahal at malasakit sa bayan. Mabuhay po kayo! Salamat sa ating mahal na FBRRD at naging daan kayo para maibalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Salamat po Lord! Galing naman po! Mabuhay! Previous President Duterte at Senator Aimee at lalo na kay PBBM. God bless Philippines! Salamat Tatay Digong! Super Ate Senator Aimee at PBBM. Sa wakas, gumaan na ang buhay ng ating magsasaka. Good job! Iyak ngayon ang mga Pink Lawan. Mabuhay po kayo, mahal naming Pangulo at Senadora Aimee, sa napakamabuting puso ninyo. God bless po sa ating lahat. Mabuhay Pilipinas! Napakabuti ng mga Marcos, mula sa ama hanggang sa mga anak. Kahit maraming bumabatikos sa mga Marcos,
patuloy pa rin sila sa kanilang pagmamahal sa mga Pilipino. End quote. Hayaan ninyo ako maging emosyonal dito sa pagpirma ng condonation ng mga utang ng ating agrarian reform beneficiaries. Alam po ninyo ang katotohanan, yung Presidential Decree PD 27, ang kaisa-isang sinulat ng aking ama, Ferdinand Marcos, ang dating Pangulo, sa kanyang sariling kamay. Sinabi nga niya kung maaari, isusulat daw niya sa dugo dahil yan ang inalay ng ating mga magsasaka upang makamtan ang lupang tinatrabahuan nila. Upon the President's signature, the reconciled version of House Bill number 6336 and Senate Bill 1850 shall now become known as Republic Act number 11953, entitled An Act Emancipating Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs from Financial Burden by Condoning All Principal Loans, Unpaid Amortizations and Interests, and Accepting Payment of Estate Tax on Agricultural Lands Awarded under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang pinakamahabang land reform program sa buong daigdig ay dito sa atin sa Pilipinas na umabot na ng 50 anyos noong Oktubre ng nakaraang taon. Higit ako nagpapasalamat unang-una kay Presidente Duterte na pumayag na isingit natin doon sa Bayanihan 2 para mapawi ang hirap ng taong bayan dahil sa pandemic, itong pag-condone ng interest at ng penalty ng mga nagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries. Pumayag siya doon sa kabila ng maraming pagtutol na mawawalan ng pambayad ang gobyerno. Subalit tama naman, wala namang pambayad ng mga magsasaka, kaya wala rin kikitain ng gobyerno. Natuloy ito sa executive order ng aking kapatid, ang birthday gift namin sa kanya, sa sarili niya. Tuwang-tuwa siya mag-condone nung natitira pa ang mga interest. Subalit ngayon, ngayong araw na ito, yung aking Senate bill ay sa wakas naging batas. At wala nang utang, wala nang paghihirapan pa ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Ang ating pambansang awit. At ang unang sinasabi, lupang hiniram. Subalit, sa 51 taon, naging lupang hinarang sa ating mga magsasaka. Hinarang dahil sa kung ano-anong papeles at titulong nawala. Hinarang sa pagkukulang ng pondo at suporta. Hinarang ng ilang batas at administrasyon. Sa wakas, kanila na walang utang, maski ano, ang lupang tinatrabaho. Nung pumasok po ako at binati ko ang aking ate na si Senator Aimee, ay kaako sa kanya, ikaw talaga yung original author. Mula nung nagsimula siya bilang senador, ay pinaglalabanan niya ito. Kung tutuusin, ang lupang yan ay binayaran na ng labis-labis na hirap, pawis at dugo. Kaya sa tingin ko, ang may utang ay ang pamahalaan sa kanila. Panahon na. Congratulations at nagpapasalamat kay Presidente Duterte, kay Presidente Bongbong Marcos, sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng tumulong na sa wakas ang lupang hinirang ay hindi na kailanman magiging lupang. Sa patuloy na paggamit ng pamahalaan sa layunin nitong pagbutihin pa ang ekonomiya ng bansa, kaakibat nito ang pagbubukas ng mas maraming trabaho, mas lalo't higit ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Lumago ulit ang ating ekonomiya dahil sa kombinasyon ng mga government policies and actions as well as yung new optimism naman ng private sector na makilahok sa negosyo, mag-resume ng mga natigil na negosyo ng pandemic at saka bagong optimism din ng mga workers na makilahok sa labor market. Tuloy-tuloy naman ang pag-invite at ng investors sa private sector at katunayan nga ay maraming marketing missions, maraming pinapangunahan mismo ni Presidente para hikayatin ang mga investors na pupunta sa Pilipinas. Kasama din dyan yung infrastructure development na tuloy-tuloy
nakakalikha din ng maraming employment niyan. Hindi lang Department of Labor and Employment ang main contributor diyan sa ano sa paglago ng employment opportunities at pagbaba ng unemployment rate. Ang tulong-tulong lahat, government policies, government actions, government support, plus of course the active engagement of the private sector, and yung mga manggagawa natin, sila naman talaga ang engine ng ating paglago ng ekonomiya. Kamakailan lang sa kanyang naging talumpati, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pribadong sektor na suportahan ang micro, small and medium enterprises o mga MSMEs na malaki ang ginagampanan sa pagpapaulad sa ekonomiya at sa paglikha ng mga trabaho sa bansa. I am sure you have heard the statistics ad infinitum, 99% of our businesses are MSMEs. 62-63% of our working force are employed by MSMEs. At dahil whole of nation approach ang ginagawa ng pamahalaan pagdating sa usaping trabaho, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa pribadong sektor. Sa katunayan, binuo ng administrasyon ang Private Sector Advisory Council kung saan kabilang ang mga nangungunang business owner sa bansa, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang hingi ng kanilang partisipasyon tungo sa pagpapaunlad ng bansa. Sa kanilang huling pagpupulong, inihayag ng Job Sector Group ang rekomendasyon nito para pabilisin ang paglikha ng mga trabaho at ito ay sa pamamagitan ng mga MSMEs. Mas madali ang mag-postbong at magtayo ng maliliit na negosyo kaysa sa malalaking kumpanya. Tagadagad, nakakapagbigay ng trabaho sa mga tao ang mga ito. Alam niyo, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ang DTI ay nakatutok sa pagpaunlad ng maliliit na negosyo. Tutulungan natin sila sa tatlong pamamaraan. Magkaroon ng puhunan, magkaroon ng teknolohiya para sa produksyon, at magkaroon ng maabot na merkado. Dahil sa paglago ng maliit na negosyo sa ating mga probinsya, marami ang hindi na kinakailangang maghanap pa ng hanap buhay sa Metro Manila o sa mga malalaking syudad. Pag ganito ang nangyari at talagang uunlad ang ating bansa at lalaki at lalago ang ating ekonomiya. At magkakaroon ng marami at magagandang trabaho ang ating mga mamamayan. Karoon ng agreement ang Department of Labor and Employment with the Department of Trade and Industry to partner in improving the productivity of MSMEs. Maganda yung partnership na yan kasi sa Department of Labor and Employment, ang network namin siyempre nakapokus sa mga manggagawa. Ang network naman ng Department of Trade and Industry ay nakapokus sa mga negosyante, including yung mga maliliit. Kaya hopefully ay magiging matagumpay yung ugnayan na yan para naman makakatulong na continuously to uplift the productivity of the MSMEs and to help them expand. Bukod pa rito, isa rin sa mga tinututukan ng Department of Labor and Employment ang kagalingan ng mga Pilipinong manggagawa sa labas ng bansa. Nakikita sa mga Pinoy, mga kababayan natin, yung mga qualities na skills, good interpersonal relations, and very strong work ethic. We try to make sure na meron silang sapat na training sa technical and vocational training na kinakailangan ng industriya. We try to make sure na kung na-employ na sila ay na-enjoy nila yung kanilang karapatan, na meron tayong program area na human resource development at employment, ano. Ang kontribusyon ng Department of Labor and Employment diyan ay siguraduhin na yung ating mga manggagawa ay nagkakaroon ng sapat na skills para matugunan nila yung requirements ng enterprises. Isa sa mga industriyang malaki ang kinabibilangan ng mga Pilipino, ang shipping industry. Ayon sa International Labor Organization, kabilang ang Pilipinas sa mga major suppliers ng seafarers sa buong mundo. Ang Magsaysay ay isa sa mga tanyag na Filipino shipping and logistics companies sa buong mundo, na aktibong nakikipag-ugnayan sa pamahalaan para palawigin pa ang shipping industry ng bansa, lalo't higit magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
The Filipinos now comprise about 25% of the workforce on the world's fleet. And during the pandemic, you could see how important shipping is. It's such an essential service. And our seafarers have played such an important role, or else nobody would have food, nobody would have medicine. Everything that we use in our daily lives, 90% comes by ship. And so you can imagine that not only is shipping essential, but seafarers are essential workers in the whole global economy. The president has really been amazing in terms of really putting an effort to address the quality of our seafarers. The reason that it's so important to keep the quality of our people is because we have a potential to house ship management companies, legal offices related to maritime. Halos lahat ng barko, if not all, no, may Filipino seafarer on board. And yung demand for them, in terms of deployment, ay halos pumapantay na tayo sa pre-pandemic. Ang laking significance kasi nagpapakita ito ng tiwala nila sa Pilipinas. Well, yung Department of Migrant Workers, yan talaga yung tahanan ng ating OFW, pati ng ating seafarers. Kaya binabago namin yung rules sa deployment ng seafarers, pinapadali namin. Pinalalakas namin yung mga sea-based division ng Department of Migrant Workers para matugunan. Kung lalong paigtingin yung mga various interventions at services ng Department of Labor sa mga areas na ito, lalong makakatulong na mag-create ng isang environment na makakahikayat ng mga investors, makaka-create ng jobs, at magkakaroon ng mas malawak na oportunidad ang ating mga manggagawa. Sa kabila ng pagtaas ng employment rate sa bansa, hindi pa rin titigil ang pamahalaan at ang mga sektor sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at sa paglikha ng dekalidad at mas maraming oportunidad para sa kanila. Ang lahat ng ito tungo sa paggamit sa pangakong trabaho para sa Pilipino at ang pagsiguro na ang Pilipino ay nararapat para sa trabaho. Nahatid ng bagong Pilipinas. At yun na nga. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jill, peace out.